Ang lalo pang nakaka-espesyal sa wardrobe at styling ni Catriona ay kung paano nito pinahalagahan at binigyang pugay ang Philippine indigenous textiles, designs, and accessories. Tonight, the same designers, mga kapamilya, and stylists who offered their genius, creativity, time, energy, and resources when Kat was competing will put us in awe and beaming with pride in just a bit with a Catriona Gray-inspired fashion show. At upang ipakilala po ang mga beauty queens who will serve as the designer's muses at ibigay na rin ang kwento at inspirasyon sa likod ng kanilang mga kasuotan, please welcome TV and Events host, speech writer and a beauty queen herself, smart and lovely, Nicole Cordovez. Good evening, universe! We are about to witness a fashion show celebrating Catriona Gray, who stunned everyone in her fabulous, one-of-a-kind red lava gown when she won the Miss Universe crown. And marami na rin sa atin ang nakarinig ng kwento ni Mami Mita tungkol sa kanyang panaginip noon pa na nanalo si Catriona wearing a red dress. And as it is now written in the pages of pageant history, or should I say, Philippine history, the dream of Catriona's mom came to life before the very eyes of the universe. And tonight, this dream will continue to amaze, inspire, and thrill us in this fashion show aptly entitled, Dreamt of Winning in a Red Dress. Kasama ang musika ng bandang Talahib, narito ang ating mga modelong binibini sa kanilang mga kasuotang likha ng sining at talinong Pilipino. Bagobo Tagbawa ng Davao. Nakipagtulungan ang designer sa isang Bagobo Tagbawa artisan na si Bai Arlene Salazar.
inspirasyon ni Jorel Espina para sa suot ni Michelle Gumapaw. Ito ay hango sa mga bahag na suot ng mga kalalakihan ng Kalinga. Ipinapakita ni Jaggy Clarino ang liwanag na nagmumula sa mga kababaihan tulad ng mga ina at ng mga sinaunang babaeng pari o babaylan. This is designed to be a symbol of Filipina enlightenment and empowerment. Angelica Alita is called Madal Blela. Hinango ang pangalan nito sa isang mahiwagang ibon ng mga katutubong tiboli. Nagbibigay-bugay rin ito sa mga tiboli dreamweavers na siyang gumagawa ng tinala. Ng mga Pilipino, a fitting look to celebrate our dreams and prayers coming true.
fashion naman sa suot ni Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa ay galing mismo sa hometown ni MJ na North Cotabato. Nagbibigay-bugay ang gown na likha ni Rex Nicao sa makukulay na prints at disenyo mula sa North Cotabato. Philippine Sea ang inspirasyon ni Noel Crisostomo para sa gown ni Miss Universe Philippines 2016, Maxine Medina. Ang design na ito ay nilagyan ng mga imitation ng mga corals na matatagpuan sa magandang marine life ng Palawan. Pinapakita ng red gown ni Louie Pangilinan para kay Miss Universe Philippines 2017, Rachel Pierce. Isa-isang inilapat ni Louie ang bawat beadwork nito, patunay ng tiyaga at pagiging malikhain ng mga Pilipino. At talaga naman, ang mga reyna natin ay pwede pang isabak sa Miss Universe stage once again.
talaga ng lahat ng ating mga designers na yun. And even my wonderful look is made by none other than Mac Dumang himself. Thank you so much, Mac. And thank you, Beanie Beanie Queens. And thank you, Mai Mai. Thank you so much, Miss Universe 2018, Catriona Gray, for reuniting all of us under one crown. Mga kababayan, Filipino designers and Filipina beauty queens, what a winning combination. Thank you from the bottom of my heart, pa. But the most beautiful moment will not happen without the love, commitment, and compassion of a woman who is the driving force behind the Binibining Pilipinas Charities Incorporated. For me and for all the queens on this stage and for all of the queens of Binibining Pilipinas, she is our one and only mother and queen maker. Words are not enough to express our gratitude to her, and our love and support for her will remain solid forever. Please join us here on stage, the one and only